Hello mga kaibigan at mga kapatid na mananampalataya. Alam niyo po sa panahong ito, lalo na itong Abril, marami po na naman ang kumakalat ng mga balibalita na the Great Tribulation is coming. Huwag po kayong maniniwala mga kaibigan. Bagkos tayo po ay manalangin, tayo po ay magdasal, tayo ay matutong magbasa ng Biblia. Kung kayo ay may panahon para mag-internet, kayo panahon para mag-cellphone, bakit hindi natin bigyan ng panahon ang bago man lang tayo matulog sa gabi ay magbasa ng Biblia upang ating malaman ang tunay na katotohanan dahil nandoon lahat ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos. Kailanman hindi totoo po yung mga balibalita dahil nagkalat na naman po ngayon ang mga fake news na sa April 8 ay magkakaroon ng Great Tribulation, magdidilim ang daigdig, so ang lahat ay kailangan maghanda, mag-imbak ng mga pagkain. Huwag po kayong maniniwala dahil sa panahong ito napakarami ng mga huwad na mga balibalita, mga huwad na propesiya na hindi walang katotohanan. Bagkus kayo ay matutong magbasa ng Biblia upang doon malaman nyo ang lahat. At alam nyo mga kaibigan, talagang darating at darating ang Great Tribulation. Darating ang Panginoon ay talagang darating. Maghuhukom, tayong lahat ay kanyang i-judge, tayong lahat ay kanyang lilinisin. Subalit wala pong makakaalam kung kailan po yun dahil ang Panginoon, sabi nga sa Biblia, ay darating na parang isang magnanakaw. Kumbaga tayo po ay gugulatin, tayo po ay bibiglain. So huwag po kayong maniniwala dyan sa mga kumakalat ngayon ng mga balibalita na marami na naman na nagkalat na magkakaroon ng Great Tribulation at lalo na sa mga bansa ng Amerika na dating mga bansa ng Nineveh na kung saan ay pinapunta ng Panginoon si Jonas upang ikalat ang mga salita ng Diyos. Yan po ay walang katotohanan na magkakaroon ng pagdidilim ang ating daigdig ng tatlong araw. Hindi po totoo. Yung mangyayaring solar eclipse sa April 8, 2024, ito po ay natural lamang, ito po ay normal lamang na mangyayari mga kaibigan. Kung ano yung mga nagdaang mga solar eclipse, yan po ay mangyayari talaga, pero hindi po totoo yung mga balibalita na magdidilim ng tatlong araw. Huwag po kayong maniniwala. Bagkos kayo po ay manalig, manalangin, matuto kayong magbasa sa Biblia at laging maging handa tulad nung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Lagi po tayong maging handa dahil hindi natin alam na biglang darating ang ating Panginoon. Ang pinaka-importante mga kaibigan at kapatid ay ang magtiwala tayo sa ating Panginoon at huwag tayong padadala doon sa mga balibalita na mga fake. So tiwala lang at higit sa lahat pagsisihan. Yung napapansin, kakaiba ang nangyayari sa ating daigdig. So, inuulit ko mga kapatid, ito po ay normal na mangyayari sa ating daigdig, ang solar eclipse. So, walang katotohanan yung mga sinasabi, yung mga binabalita. Huwag kayong matakot. Alam nyo, ang katakutan nyo, yung gumawa ng mali, yung gumawa ng kasalanan dahil talagang darating at darating yung paghuhukom ng ating Panginoon dahil hindi niya napapansin kakaiba na ang ating daigdig ngayon. Ang init, sobra-sobra na buong Asia ngayon, nagdaranas ng heat wave. Hindi niyo napapansin, nagkakaroon pa ng mga lindol, nagkakaroon ng mga maraming sakit, ang mga bilihin nagtataasan. Kaya ito ay mga signos na po, mga signs na talagang malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. Subalit, huwag kayong maniniwala doon sa mga balibalita na sa April 8 ay magkakaroon ng Great Tribulation. Inuulit ko, magtiwala tayo sa mga salita ng Diyos, magtiwala tayo sa pangako ng Diyos, linisin natin ang ating mga sarili at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan dahil laganap na ang kasamaan sa daigdig ngayon, laganap na ang karumihan sa ating daigdig. So mga kapatid at kaibigan, huwag po kayong maniniwala doon sa mga balibalita dahil napakarami ng mga fake news sa panahong ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Froilan Schneider Macuy Sablo. God bless everyone.